Kumusta mga lot? Ito, meron na naman tayong bagong ginawang obra. Ayan, kung makikita nyo, nag-iiba yung kulay, di ba mga lot? Ayan, no? Ayan. Ngayon mga lot, gusto nyo malaman kung ano yung ginamit nating kulay dyan? Sige, tuturo ko sa inyo mga lot, pati yung pagtimpla na rin, tuturo ko sa inyo. Ayan, ihahalo lang natin yan sa 250 ml na mixing clear. Ayan, kung makikita nyo. Ayan, sisimutin lang natin ng konti yan mga lot para hindi masayang. Tapos yan. So ayun na, binubugaan natin yung kahana na primer para matanggal yung anik-anik. Ayan, tapos bubugaan natin na yan ng Subaru Blue. Subaru Blue first coat natin yan mga lot. Pagkatapos yan mga lot ng first coat natin ng Subaru Blue, tsaka natin ibubuga dyan yung Chameleon Powder. So, yung Chameleon Powder na gagawin natin mga lot, tuturo ko din sa inyo yung pagtimpla ng Chameleon Powder na yun mga lot. Ito na yung gagamitin natin na mixing clear para sa ipagagawin natin Chameleon, no? So, meron tayo dito 50 grams na powder. Ayan, ihahalo lang natin yan sa 250 ml na mixing clear. Ayan, makikita nyo. Ayan, sisimutin lang natin ng konti yan mga lot para hindi masayang. Tapos nga, haluin lang natin yan mga lot. Ayan na yung powder. Haluin natin yung 250 ml na mixing clear tsaka 50 grams na powder. Ayan. Tapos, ang gagawin natin timpla dyan mga lot, pag nahalo na natin mabuti yan, ang gagawin natin timpla sa kanya 1:1. Ayan, ano ba yung 1:1? For example, yung 250 ml na kulay na yan mga lot, ititimpla nyo lang yan, 250 ml na thinner lang din. Ayan, para hindi masyadong matabang. Ayan, ngayon, sasali na natin yan sa 1 liter na lata, mga lot. Ayan, makikita nyo, ang ganda ng kulay niya, diba? Ayan. Tapos nyan, lalagyan na natin yan ng thinner. Yung pinaglagyan natin ng, yung pinaghaluan natin na bote na 250 ml, mga lot. Yun yung lalagyan natin ng thinner mamaya. Ayan, ang ganda ng kulay mga lot, oh. Diba? Hindi pa natin na ibubuga yan. Ngayon mga lot, ayan na. Lalagyan na natin siya ng thinner. Pagkalagyan natin ng thinner yan mga lot, napuno na ng 250 ml yan. Ang gagawin natin yan, alugin natin yan para masimot natin yung mga naiwan na kulay. Ngayon, hasalin natin sa 1 liter yan mga lot. Ayan, haluin lang natin ulit. Katapos niyan, pwede na natin ibuga yan mga lot. Natin yung ginawa na, yung tinimpla nating Chameleon Powder yan sa Subaru Blue, no? Ayan. Patong lang natin yan. Tapos, pagkapatong yan mga lot, syempre patutuyuin lang natin yan bago natin yan i-top coat. Ayan, ngayon, pag nadaanan ko na lahat yan mga lot, ayan, patutuyuin na ulit yan. Pagkatuyo niyan, yun, pakita ko sa inyo yan. Pag matuyo, papakita ko sa inyo mga lot pag natuyo na yan mga lot bago natin i-top coat mga lot. At natuyo na siya. Pero wala pang top coat yan mga lot. Kung makikita nyo, makintab na agad siya, di ba? Ayan. Pakita ko sa inyo yan. Isa. Ayan, yan. Kung mapapansin nyo, di ba? Nagkukulay green siya, tapos nagkukulay violet. Ayan na. Ayan. Ngayon, pagkatapos ng video na yan mga lot, nang pinakita ko na sa inyo yung kulay na yan, ita-top coat na natin yan mga lot. Pero syempre, bago tayo mag-top coat mga lot, maglilinis muna tayo ng pwesto natin para matanggal yung mga ali-alikabok na pumapali-paligid sa paint room natin mga lot. Tuwing bago tayo magpintura, mag-primer, mag-base color, bago tayo mag-top coat, ayan, binabanlawan natin lahat ng paligid ng paint room natin para ma-secure natin yung mga alikabok para walang masyadong lumilipad-lipad na alikabok pag nagbuga na tayo ng top coat. Ayan, kasi medyo hassle kasi pagka may alikabok na dumapo sa kahan natin pagka naka-top coat na. So, ayan, kung mapapansin nyo, hanggang ilalim, hanggang sahig, nililinis natin yan. Lagi kong ginagawa yan, mga lot, yung magpipintura ako, tsaka magta-top coat ako. Basta ito yung magta-top coat na ako, ayan, lagi tayo naglilinis. Mga lot, magta-top coat na tayo. Buga-buga muna natin yung mga paligid ng kaha bago tayo mag-top coat kasi hindi natin may iwasan yung mga lumilipad na anik-anik yan, mga lot. Yan. Umpisa na natin ngayon mag-top coat, mga lot.
Ayan. Pag nag-top coat nga pala ako, mga lot, first coat yan, ginagawa ko. Pagkatapos yan, patutuyin ko lang ng konti. Tapos, pangalawang top coat na ulit. Ayan. Ayan. Pagkatuyo ulit, top coat ulit tayo. Dadaanan nyo lang naman yung mga kaha pag nag-top coat kayo, mga lot, na alalay lang para swabe at walang walang magiging tulo yung mga kaha, mga lot, para less hassle sa pagpipintura. So, ayan na siya, mga lot. Ayan na, natapos na natin siya i-top coat. Kung makikita nyo yung finish na, no? Ayan. Kintab, diba? Ang ganda ng pagkakalatag nung top coat. So, yung ginamit nga pala natin top coat dyan, mga lot, ayan yung top coat ko na no brand. Yung mahiwagan top coat natin yan. Ayan. Hindi kasi natin pwedeng pangalanan yung top coat natin, mga lot. Alam nyo na, syempre, diba? Ayan. So, ayan, kung makikita nyo, kala nyo, Subaru Blue lang siya, diba? Ngayon, pag nilabas natin, pinasok natin sa loob yan, tinatok sa spotlight, ayan, kita nyo, nagbabiolet. Ayan, tapos sa kabilang side, ayan, nag-green. Ayan, ayan yung Chameleon Subaru Blue natin, mga lot. Ayan, no? Diba? Kita nyo, ang kintab, diba? Swabing-swabe. Ayan, kaya sa mga nagtatanong kung ano yung top coat ko, PM lang kayo sa akin, pwede din kayo sa umorder ng mahiwagang top coat natin na yan, mga lot, kung gugustuhin nyo lang naman, no? Kaya makipagsabayan sa mga high-end na top coat yan. Ayun, naikabit na natin yung kaha. Ayan na. Ayan na yung kinilabasan niya, mga lot. Kitang-kita nyo naman. Tapos yung ginawa natin yung mga itim sa kanya, nilagyan natin ng Chameleon Flakes. Ayan. So, ayan na yung kinalabasan niya, mga lot, oh. Diba? So, kita nyo naman yung kintab nung kaha, no?